Magandang hapon po, ito ang News TV Live. Pabalik na ng Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City si dating Pangulo at ngayon Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Pinahintulutan siya ng Sandigan Bayan na makapag-check up at sumailalim sa urodynamic testing ngayong araw. Hirap na raw po kasi ang dating Pangulo sa pag-ihi na may kasama pa umanong pagdurugo kung minsan. Batay sa medical certificate ng kongresista, kung di raw maagapan ang kondisyon ni Arroyo, ay maaari raw itong mauwi sa impeksyon sa bato. Ang karamdaman ngayon ni Arroyo ay hindi konektado sa kanyang spinal injury na matagal niya nang iniinda. Ngayong araw din, inaasahang ibabalik sa BMMC si Congresswoman Arroyo. Naka-hospital arrest siya doon para sa kasong plunder, kaugnay ng manumalya umanong paggamit ng pondo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Sa puntong ito, alamin natin ang iba pang detalye ng balitang yan mula kay Rida Reyes na nasa St. Luke's Medical Center sa Quezon City. Rida, anong latest na dyan? Yes, ilang minuto pa lamang nakakalilipas ay umalis na mula dito sa St. Luke's Medical Center si Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo at kasama nga niya ang isa sa kanyang mga doktor dito at gaya na inaasahan, naging napakahigpit ng seguridad na pinairal, bantay sarado siya kanina ng mga tauhan mula sa Quezon City Police District. Meron din na mula sa bomb squad at meron din sariling security detail ng St. Luke's Medical Center. Kasama rin ng dating Pangulo, ang kanyang asawa na si First Gentleman na Mike Arroyo at ang anak na si Camarines Sur, Representative Gato Arroyo. At sinubukan natin na sino na sila ay hinga ng pahayag pero tumanggi itong magpa-unlock ng panayam sa atin. At sa halipay, binigyan lamang tayo ng ngiti. Mula nga sa lobby ay agad na siyang isinakay dun sa kanyang puting coaster at mula rito ay ididiretso na siya pabalik sa kanyang tinutuluyang hospital dun sa Veterans Memorial Medical Center kung saan siya ay naka-hospital arrest. Sa ngayon, Chino, ay wala pa tayong impormasyon kung kamusta yung naging kinainat na ng kanyang UDT na procedure. But isang oras lamang ang kanyang ginugol dito sa hospital at sabi naman sa atin na mga 30 minutes lang naman daw magtatagal yung procedure na yon at pagkatapos na doon ay isasauwi na siya kaagad sa kanyang sa BMMC. Sinusubukan din natin malaman pa mula sa kanyang mga doktor kung kamusta ang kanyang lagay at kung kailan malalaman ang resulta ng test na itinagawa sa kanya. Yan muna ang pinaka-latest mula rito sa St. Luke's Medical Center. Chino? Maraming salamat, Rida Reyes. Sa puntong ito, makakausap natin si Attorney Modesto Tikman, ang abogado ni dating Pangulo at ngayon Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Balikan na lamang natin ang balitang yan. At sa nakikita niyo po sa inyong screen, yan po yung recording natin kanina lamang kung saan na palabas na ng St. Luke's Medical Center itong si dating Pangulo Gloria Macapagal Arroyo kasama ng dating Ginoo na si Attorney Mike Arroyo at maging ang ilan sa kanyang mga pamilya. Tuloy-tuloy po ang pagbabantay natin dito sa kalagayan at sa pagpunta pabalik ng BMMC ng dating Pangulo.